Hello mga ka-life sharing! Ang topic natin for today is paano nga ba ako magiging mabuting asawa? Yung unang-una is kailangan nating alagaan yung sarili natin. In a way na kailangan kahit papano is nag-aayos pa rin tayo, kahit papano is nakakapag-exercise pa rin tayo at kahit papano nakakapagbasa-basa pa rin tayo ng mga information na makakatulong para sa pamilya natin. Kasi po, kung hindi po natin kayang alagaan yung sarili natin, paano pa natin maalagaan yung asawa natin at yung mga anak natin? Ang sunod naman po is kailangan natin bawasan ang kadaldalan natin. Kadaldalan in a way na kailangan nating pigilan yung sarili natin sa kakadaldal sa asawa natin, lalong-lalo na sa mga walang katuturang bagay. Sabi nga sa saying, less talk, less mistake. Alam ba ninyo na karaniwan na pinag-ugatan ng away ng mag-asawa ay ang kadaldalan ng mga babae? Totoo po yun. Kasi po, karaniwan po sa mga lalaki ay hindi sila gaano nag-express ng emotion nila, hindi sila gaano nagsasalita. Hindi katulad natin mga babae na talakitok tayo na bra 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 bra. At karaniwan din sa mga lalaki, sa mga asawa natin, ay madaling uminit ang ulo. At alam mo na, kapag tayo nagdaldal at uminit ang ulo nila, alam mo na ang punta nito, away. Yung number 3 naman po is tingin muna tayo sa kaliwa, tingin tayo sa kanan, tingin tayo sa taas, at tingin tayo sa baba. Siguraduhin po muna natin na wala tayong batang kasama dyan sa kwarto. O kaya mag-headset kayo kung meron kayong batang kasama. Ang pang number 3 naman po is kailangan i-level up yung sex life po natin. Ayun. Alam naman po natin ang sex ay ginagawa ng mag-asawa at part din po to ng ating obligasyon bilang babae sa ating asawa na bigyan sila ng satisfaction. Make it a very unforgettable night for him. Ayun, real talk lang po tayo. Kailangan po talaga nating i-level up yung sex life natin kasi isa to sa ating obligasyon bilang babae sa ating asawa at ang sex ay karaniwan at dapat lamang gawin ng mag-asawa. Kaya ito yung isa sa mga perks, sinasabi kong perks, isa sa mga kailangan natin bigyang atensyon para hindi man lamig ang ating mga asawa. Ang sunod naman po, yung pang-apat, is kailangan lang natin silang mahalin ng tunay at tapat. Ang ibig kong sabihin dito kasi karaniwan sa mag-asawa kapag nagsama na sa isang bubok at lumabas na ang tunay na kulay, tunay na ugali ng bawat isa ay hindi nila kinakaya. In a way na ayawan na, ayoko na, ba't ba ako nagpakasal sa ganitong klaseng tao? Hindi po ganun. Kapag po tayo nagpakasal, ayun ay simbolo ng ating pagmamahalan na pinangako natin sa Diyos hanggang dulo. Kaya wag na wag po nating maisip na ba't ba ako nagpakasal dito? Bakit ba ganito ugali dito? Hindi ko naman alam na ganito ugali na ito lumabas lang. Kung meron po tayong mga nakitang ugali na hindi natin gusto sa asawa natin, tamang pag-uusap lang po. At tulad ng sabi ko, kailangan lang po natin silang mahalin ng tunay at wagas. Tandaan po natin, lahat ng bagay ay maaaring maayos sa pagmamahal. Huli naman po sa lahat ay kailangan natin maging inspirasyon sa ating asawa. Kailangan maramdaman nila na tayo ay kakampi nila at hindi nila kalaban. At isa sa mga pagiging inspirasyon na pwede nating magawa is ilapit natin siya sa Diyos. Turuan po natin siyang magsimba, turuan po natin siyang magdasal, turuan po natin siyang magpasalamat sa lahat ng blessing. At maniwala po kayo sa hindi, kahit madaming problema at maraming gulo na possible na mangyari sa pamilya ninyo, ay kayang-kaya basta kayong mag-asawa ay kapit lang. Magtulungan kayong dalawa. Para po sa mga may asawa dyan at mag-aasawa pa lang, sana po nakatulong po yung mga binigay kong tips. At wag na wag po sana ninyong kalimutang mag-subscribe para po sa mga susunod pa na mga inspirational video. Maraming maraming salamat po. God bless!